ba? Joel, may tawon niyo po ako. Joel, sandali! Joel! Alam. Baka nagpapahangin lang siya. Nagustog ba kayo? May nangyari ba? Dok, wala. Uwi kami kanina. Saan naman kaya papunta yun? Alam. Nakita ko si Joel nagmamadali. Parang maaalis eh. Oh. Pupuntahan ko lang po si Joel. Hanapin ko lang po siya. Samahan ko na po. Itura ng pasyente? Matangkad, maputi, mistisa. Sige, sige, sabihan mo na lang kayo, ha? Sige, sige. Anong nangyayari dito? Ma'am, may nawawala akong pasyente. Private or SS? SS po. Ito mga taong to, ang hilig-hilig hindi tumupad sa mga responsibilidad nila. Hanapin niyo yan, ha? Make sure hindi siya makakaalis dito sa ospital ko. Sige po, ma'am. Excuse me po. Lynette! Oh, Moira, wala akong panahon sa inyo. Meron po akong hinahanap. Sino hinahanap mo? Yung nawawalang pasyente? Teka, hindi pa siya yung anak nung teacher? Oh my God, Lynette, this is deja vu. Ganon din ang ginawa nung tiyahin mo, di ba? Yung lola ni Annalyn nag-abscond? Ang hilig-hilig niyong tumakbo sa ospital, wala naman kayong pambayad. Alam niyo, Ma'am Moira, napakamanhid ninyo. Wala akong simpatya sa mga manloloko, magnanakaw at immoral. Siguro, ikaw yung tumulong sa pasyente para tumakas, ano? Ginamit mo yung mga teknik ng tiyahin mo? Hindi ko tinulungan si Jewel para makatakas. Hindi ako ganong klaseng tao. Eh ano? Haliparot? Malandi? Pamigay? Tapos na po ba kayo, Ma'am Moira? Alam niyo po, kung wala kayong magawa sa buhay ninyo, bakit hindi kayo magpa-opera? Ipatanggal ninyo yung masama ninyong ugali. O hindi kaya, magpapalit kayo ng puso. Yung mas bago, yung mas malinis. Baka sakaling, magustuhan kayo ng asawa ninyo ulit. Walang hiya ka. Papatulang pa sana kita. Pero mas maimportanteng bagay pa akong dapat gawin. Doc! Jordan, maghiwalay na muna tayo. Dito ka, tapos dun ako, okay? Sige po, Doc. Jordan, nasa si Annalyn? Tita, naghiwalay po kami para mahanap kagad si ate. Bakit ba umulis yung ate mo? Natakot ba siya? Akala ko pa okay na kayo. Tita, hindi ko rin po alam eh. Mabuti pa siguro hanapin na natin yung kapatid mo bago pa magkaroon ng problema. Sige po. Halika dito tayo. Sir, ito po pala yung mga kailangan niyong pirmahan. Iyo mo na lang ha. Patapos mo na yung van para ma-out na siya. Okay sir, copy. Bro, business ha? Oh. Malita, buka. Katampuan na naman daw kayo ni Lynette. Bilis naman ng chismis dyan. Ito ba? Ito naman. Parang nagsusolo naman to sila Lynette sa ano? Sa upahan nila. Dami kayang tao dun. Bro, kalma ka lang kasi.
Jowa mo pa lang naman si Linet. Hindi pa siya asawa. Huwag kang controlling, ika nga ng mga millennials eh. Red flag yan! Controlling na ba yung tawag doon? Yung pinoproteksyonan ko lang naman yung mahal ko sa buhay? Yung ayoko silang masaktan? Bakit kami ni Labi Dubs? Ganyan din naman kami. Oh, pero may umaaligid ka bang RJ at Moira? Yun lang. Wala. Kaya naman payapa at matiwasa yung buhay namin, bro. Alam mo, oh, aminado ko, minsan sumusobra ko. Minsan? Oh, pero kilala mo naman ako, hindi ako ganitong tao. Hindi, kilala naman kita, pare. Isa kang maayos, mabuting tao. Pero minsan medyo mainit na ng ulo mo eh. Tsaka OA. Sige na. Nagawa ko na ng paraan yan. Pipilitin ko maging hindi OA. That's my boy! Ayan! Dapat medyo susuyuin mo. Yun eh. Hello, Linet. Asan ka? Nasa school. Meron kasi akong ginagawa para kay Teacher Cherry. Gusto mo sunduin kita? O sige, mamaya lang tayo mag-usap ha. Busy kasi ako eh. O sige, bye-bye. Binabaan ka, no? Tatampo pa yun. Ano ba? Parang hindi nakukuha sa mga tawag-tawag yun. Tita! Ano na naman? Hello, Nay? Anak! Ay, naku, sorry. Ano, nahanap mo na ba si Jewel? Di pa nga po ni. Kahit nga po sina Nurse Ivan tsaka Nurse Karen, hinahanap po nila eh. Hindi pa rin po talaga makita. Naku, anak, mabuti pa siguro eh. Bumalik ka na lang dun sa duty mo ha. Baka mamaya mapagalitan ka pa eh. Kami na lang ni Jordan ang maghanap sa kanya, ha? Sige po, Nay. Update niyo po agad ako, ha? O sige. Bye-bye. Ano, nahanap na ba si ate, tita? Di pa nga eh. Saan kaya pwede pumunta yun? Hindi kaya bumalik yun ng bahay ninyo? Tita, hindi po siya uuwi ng bahay. Kasi alam niya na pupuntahan namin siya dun. Saan kaya pumunta yung kapatid mo? Tungkol kay Lina? 1+1 lang naman yan eh. Unang-una, kilala ni Linet ang magulang ng pasyente. Pangalawa, this is not the first time it's happened to Linet. Remember yung tsahe niya, muntik din mag-abscond? Wala namang kinalaman si Linet dun eh. Ni hindi nga niya alam na nandito si Aling Susan. Huwag ka nga magkakalat ng fake news. At ikaw naman, updated na updated ka sa news ng buhay niya. Mag-aaway na naman ba tayo? Do you really want this to work? Palagi ka na lang aggressive. Hindi ka na uubusan ng bala. Look, alright. I'm sorry. Nasistress lang ako na baka malaman ng board na may nakatakas tayong pasyente. Oh, don't tell me. Pupuntahan mo na naman si Linet. Sabihin mo kapag nahanap na siya. Nay! Annalyn! Si Jordan po. Hinahanap pa rin yung kapatid niya eh. Alalang-alala na nga eh. Sa kaya nagpunta yun? Eh, teka muna. Wala ba siyang nasabi sa'yo? Wala ba siyang naikwento kung saan siya pwede magpunta? Wala po na eh. Di rin naman po kasi kami gano'n nakapag-usap. Sige, pahanapin ko na po siya. Baka mamaya ano na po nangyari dun. Oh, sige. Christine! Christine! Oh, uy, mamaya, takbay tayo after duty. Oh, ba, saan ba? Sa rooftop. Masarap magpahangin doon. Ah, sige, i-text mo ako, ha? Oh, sige, mamaya. Jewel, ano yung nagawa mo dito? Bakit ka lumabas ng kwarto mo? Nainip kasi ako sa room, eh. Actually, gusto ko nga pumanik sa taas, eh. Sa rooftop. Kaso, baka magalit yung nurse sa akin, eh. Sa rooftop? Jordan!
Jordan! Kinagawa mo dito? Ba't ka umalis ng kwarto mo? Jordan, ayoko nga magpo-opera. Ate, tigas naman ang ulo mo. Napag-usapan na natin to eh. Kaya nga. At yan ang desisyon ko. Final na yun. Pwede ba makinig ka muna sa amin? Huwag na po kayo makialam. Hindi ka naman namin kaano-ano. Ate, bakit? Napag-usapan na natin, di ba? Sinabihan ka na ng mga doktor. Natakot ka ba? Jordan, hayaan mo na ako, please. Bahala na ako sa buhay ko, Jordan. Pero apektado kami sa mga decisions mo. Kaya nga. Sobra-sobra na yung binibigay kong problema sa inyo. Ayoko maging burden, Jordan. Lalo na sa'yo. Ate, napag-usapan na natin to eh. Huwag mo iintindihin. Ang importante, gumaling ka. Huwag mo rin akong intindihin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ngayon ba kataas ang pride mo? Na hindi mo na kailangan yung tulong ko? Oo! Ayoko ibigay mo sa akin yung kidney mo kasi... Kasi ano? Kasi kailangan mo yan, Jordan. O bakit? Sa tingin mo, mahina ako? Jordan, hindi naman sa ganun. Diyan pala ang tingin mo sa akin. Sama mo talaga, no? Parang si Papa. Konting problema lang, nagpapatalo ka na. Yung pride mo yan, parehas kayo ni Papa. Alam mo, ate, yan ang sisira sa'yo. Pwede ba, huwag na kayong mag-away. Tama na yan. Alam mo, ate, sana sumama ka na lang sa kanya para wala na kaming problema. Hindi naman ito magiging problema eh. Kung hahayaan mo lang akong mamatay. O sige. O sige ate, mamatay ka na lang! Oo nga! Lahat ng pinaghirapan mo, pinaghirapan namin, mamatay ka na lang! O yan! Itaas mo yung pride! Itaas mo yung pride mo! Isip lang kita eh! Hindi mo inisip yung... Ito! Hawakan mo! Ikaw, hawakan mo yan! Mag-away kayong dalawa! Magpatayan kayong dalawa! Yan ang gusto niyo, di ba? Gusto niyo magpatayan, di ba? Ano ba iniintay niyo? Magpatayan na kayo! Ba't mo kayo nakikialam? Di ka naman namin nanay! Oo nga! Hindi ninyo ako nanay! Pero nasasaktan ako! Dahil nag-aaway kayong dalawa! Ano na lang kung nandito yung nanay ninyo? Kung ako nga naiiyak na, ano pa kaya siya? Ano pa kayong dalawa? Hindi niyo ba iniisip yung nanay ninyo kung anong nararamdaman niya? Kung kayong dalawa nasasaktan kayo, yung nanay nyo nasasaktan din! Hindi na niya alam kung anong gagawin niya sa inyong dalawa. Hirap na siya sa sitwasyon! Intindihin niyo naman yung nanay niyo? Hindi yung puro sarili niyo lang? Wala na nga kayong tatay? Tatlo na lang kayo? Mag-aaway pa kayo? Magkakagulo pa kayo? Magkakawatak-watak pa kayo? Hindi kayo magkakaintindihan kung mag-aaway kayong dalawa? Kapatid kayo! Kambal pa kayo! Dapat naiintindihan niyo yung isa't isa. Dapat nagkakaunawaan kayo. Kilala ninyo ang isa't isa, hindi ba? Sabihan niyo po ako agad pag nahanap niyo na po siya, ah. Okay po, Doc. Thank you. Sabihin ko na lang po namin. Okay, thank you. Doc, nawawala daw yung anak ko, Doc. Saan siya nagpunta? Alam niyo po ba saan nagpunta yung anak ko, Doc? Ma'am, hinahanap na po si Jewel. Oh my God. Ma'am. Sorry, ha? Hindi ko naman minimin yung sinabi ko, eh. Alam ko naman yun. Sinasaktan mo lang ako. Pero in fairness, ha? Sakit. Sorry.
talaga. Ate, usapin mo ako. Ano ba yung problema? Bakit ba nagbago yung isip mo? Babakot na po ako sa team. Sigurado ka? Alam mo, Jordan, pag-isipan mo muna mabuti. Tapos, kausapin mo ako ulit. Sige, una na mo ha. Sige po, Coach. Sorry. Kasi Jordan, nakita kita kanina eh. Kausap mo yung coach mo. Sobrang nasaktan ka. Jordan kasi, ayoko i-sacrifice yung dream mo. Para lang sa akin. Hindi tama yun. Hindi talaga ako papayag. Jordan, bata ka pa. Gusto mo na maging basketball player. At magaling ka. Kaya please, huwag mo na akong unahin. Unahin mo sarili mo. Kasi yan ang tama. Ate, I admit, masakit nung umalis ako sa team. Na i-let go ko yung pinaghirapan kong tryouts. Yung jersey ko sana, yung bagong sneakers. Hindi ako makakalaro ng basketball. Masakit yun, ate. Pero mas masakit, nakikita kitang nahihirapan ka, nanghihina ka. Yung may complications ka. Yung hindi ko nakikita kong ate na panay sermon. Ate, hindi ko kaya na mawala ka. Alam mo, sa'yo ako kumukuha ng lakas. Mahina ka. Mahina din ako. Parang wala din ako. Jordan, iniisip ko lang yun eh. Pero kayang-kaya mo. Ate, alam ko. Oo, kaya ko. Pero hindi ako kumpleto. Ate, yung mga pangarap ko, yung pangarap ko, nandyan lang yan. Nasa bench lang yun. Hindi mawawala yun. Pero ate, ikaw, kaya mong mawala. Ate, may mga pangarap ka pa? Gusto mo maging lawyer, di ba? Paano mo gagawin yun kung wala ka? Ate, kailangan mo ako. Kailangan natin ang isa't isa. Hindi ko kaya mawala ka. Kaya ate, huwag ka na makulit. Ikaw nag-aalaga sa pamilya natin mula na umalis si Papa. Kaya ate, hayaan mo lang ako. Ako na mag-aalaga sa'yo, sa pamilya natin. Okay na, okay na. Okay naman yung mga linyahan mo, Jordan. Sorry na ate. Basta yung promise mo sa akin, ha? Basta okay ka. Ate, alam mo naman, okay ako kung okay ka. Huwag ka nga. Tita, sorry po. Pasensya na po kayo, ha? Naiyak ako sa inyong dalawa. Yakap na sa inyo. Kasalanan ko to, Doc. Hindi ko na naman nabantayan si Jewel. Lagi ko na lang silang napapabayaan. Hindi ko nga alam kung anong pinagdadaanan ng mga anak ko. Kung anong nararamdaman nila. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa kanila. Anong klase akong ina, Doc?
Wala naman akong ibang sisihin kundi sarili ko. Wala ang papa nila. Responsibilidad ko sila. Siguro, galit sa akin ang mga anak ko. Siguro, iniisip nila na ako na lang ang umalis. Imbis na yung papa nila kasi hindi naman ako marunong magtaguyod ng isang pamilya. Hindi ko kayang mag-provide ng sapat. Ma'am, hindi po totoo yung mga iniisip ninyo. Si nanay nga po, minsan nakaramdaman ko po, iniisip niya na hindi po siya sapat, na kulang po siya. Pero hindi po totoo yun. Kasi alam niyo naman po, di ba, iniwan po kami ng tatay ko. Pero, dahil po sa kanya, natupad ko pa rin po yung mga pangarap ko. Si nanay po dati, no read, no write po talaga yun. Pero nagtrabaho po siya at ginawa niya po yung lahat para suportahan niya po ako. Wala pong masihigit nun, ma'am. Yung binigay niya pong pagmamahal po sa akin at suporta. At sure po kung ganun din po yung nakaramdaman para sa inyo ng mga anak mo. Tinan niyo nga po sila, oh, bait-bait po nila. Sobrang matulungin po, tsaka sobrang mapagmali sila. Si Jordan nga po, willing po siyang i-donate yung kidney niya eh. Kaya mabuti po kayong ina. Dahil napalaki niyo po ng maayos yung mga anak mo. Salamat, Doc. Pero Doc, tulungan niyo akong harapin ang anak ko. Nag-aalala ako sa kanya, Doc. Baka na nangyari sa kanya. Please, Doc. Ano ko? Nay? Talaga po? Okay po, punta na po kami dyan. Ma'am, nahanap na daw po nila si Jewel. Ha? Huh? Hanap po natin. Talaga? Halika. Si patient manager.